laiba mangasuki di duan na particular mente di tunga dapita keron asamaya nouli no Americana Samoa. Hello po sir, magandang tanghali po dito. O anong oras na po diyan sir? Mag-alas 5 na po ng hapon dito sa amin. Mm-hmm. So sir, ibig ba sabihin sa ngayon sir, kumusta po ang kondyan sir, pag preparation po sa pag-celebrate po ng New Year at saka sa atin po nga nakita na wala pong kaso dyan sa COVID-19 lalo na ngayong mga panahon na ito sir? Opo sir, bali COVID-free po kami dito sa American Samoa kasi maaga po nag-close yung border namin. November pa lang po ng 2019, nag-close na po yung border namin. Tapos, tsaka lang po lumabas nung COVID-19, nung February po, di ba? Pero naka-lockdown na po kami dito. Mm-hmm. So, pero ang celebration po ng New Year namin dito, okay naman din po. Gatherings din po ng family, pero wala po kami mga paputok dito kasi bawal po dito sa amin yun. Mm-hmm. Sir, diyan, ilan ba ang numbers ng mga Pinoy diyan, sir? Lalo na sa lugar mo diyan, sir, sa may, Nouli, American Samoa, sir? Siguro po mga, kasi po ang total population lang po dito sa island is mga 70,000 lang po kami dito. Mm-hmm. So medyo marami-rami, sir? Wala po kami siguro dito mga nasa 6,000, gano'n. Mm-hmm. Sir, ibig ba sabihin, sir, anong trabaho po ng ating mga, ating mga OFW, sir, karamihan, sir? Dito po, sir, marami po pwede dito trabaho. Mostly po, marami po dito mga fisherman po. Mm-hmm. Tapos, marami rin po dito yung mga mananahe. Mm-hmm. So, mostly po yung mga tao po dito ay mahilig po sila magpatay po ng mga damit, kulitasi kung tawagin po. Mm-hmm. So, sir, matagal ka na din, sir? Mga ilang taon ka na din, sir, sa may American Samoa, sir? Bali, 7 years na rin po ako dito. Mm-hmm. Ibig ba sabihin, sir, na marami ng mga Pinoy dyan na matawag natin, sir, na resident OFW, sir? Opo, marami na rin po sila. Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, sa tradisyon po ng mga Samoans, sir, or ito ang tinatawag na American Samoans, ano po ang concern, no? Yung karanasan po ninyo sa taon-taon na pag-celebrate ng New Year, ano karamihan yung ginagawa nila na preparation, sir? Bali, ganun din sa Pilipinas, parang parehas din. Mm-hmm. Ang kakaiba lang dito sa amin ay wala kami yung mga fireworks, yung mga paputok, yung mga ingay. Basta pagdating po ng 12 o'clock, bali, ganun lang po. Gatherings lang po, kainan. Mm-hmm. Sir, karamihan sa kwanin, sir, sa mga reliyon, marami bang Katoliko or majority po ng kwanin, sir? Matawag natin na religion, sir. Hindi po masasabi kasi po bali marami po kasing simbahan dito. Uh-huh. Pero majority po siguro naman po ang Catholic Church. Ah, Katoliko. So at least nag-celebrate pa rin ng Christmas. Sir, itong inyong concern, inyong lugar is zero yung case ng COVID-19. So diyan sir, matawag mo natin sir na malaki ang penalty kung sakaling mahuli ka na hindi ka nagsusuot ng face mask o kaya ay hindi ka sumusunod sa mga health protocols, sir? Ngayon po, sir, hindi naman po namin need na mag-face mask kasi mm-hmm. wala nga po kaming cases. Ang ano lang po ngayon dito sa amin ay code blue lang po kami. Lahat po ng business ay hanggang alas 8 lang po ng gabi mm-hmm. or alas 9 po ng gabi. Mm-hmm. Tsaka bawal din po ang gatherings ng lalagpas po kayo ng 25 people mataas. Mm-hmm. Sir, ang pinakamalapit nitong Nouli na lugar, sir, saan ba ito malapit, sir? Sa PG o baka dito sa Australia o kaya yung mga... Po, sir, malapit po sa PG tsaka sa yung mismo pong Samoa. Aha, so sa Samoa. So, sa tantya mo, sir, mga gano'ng kalaki, sir? Mga itong Mindanao, mga ganito kalaki yung isla yun? O medyo mas
yung lugar niya is medyo matawag natin sir na medyo maliit la, lamang na isla sir. Maliit lang po talaga sir. Kung isa-search nyo po talaga siya sa mapa, as in, hindi nyo po talaga siya makikita talagang tuldok. Parang tuldok lang. Parang sinlaki ng lang kuha ng sir. Saan ka ba nga lugar sir sa dito sa Pilipinas sir? Nakatira po ako sa diyan sa Pilipinas sa San Mateo Rizal po. Mm-hmm. So, sir, sa mga oras na to, sir, mga ilan na lang sir ang yung oras na nanatili nan sir bago na yung pagsapit ng pagsalubong niyo ng bagong taon sir. Mga ilang oras na lang sir. Bali, sir, kasi po December 30 pa lang po dito sa amin. Tapos 5 o'clock ng hapon po. So, tomorrow pa po kami magse-celebrate. Tomorrow pa po ang bispera sa amin. Kasi po, sa Pilipinas, ahead po kayo ng one day. Ahead po kayo ng one day. Kami, late po kami dito ng one day. Pero advance kami ng oras po. Tapos late naman po dyan ng oras sa inyo ng 5 hours. So ibig ba sabihin sir na kayo din sir yung katapusan na lugar na mag-celebrate ng yes sir. So kayo yung itong concert yung Noli at saka American Samoa is territory ba ng concert ng mga US sir? Yes tama po sir. US territory po. Ayo istirahat. So sir, minsan mo na lang sir sa ating mga tagapakinig lalo na dito sa may San Mateo Rizal no bilang minsan mo sa ating mga concert, mga Pinoy po dito na mag-celebrate po ng bagong taon sir. Minsan ko po sa mga nakikinig at sa mga viewers po ay i-celebrate po natin ang New Year ng masaya at lagi po tayong magdasal sa pamumuhay kapal na mawala na po itong pandemic na nangyari sa atin. Okay. Celebrate tayo ng masaya at may pagpatawad sa ating mga puso. At maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Sir, greetings mo lang sir. Lalo na sa mga relatives mo sir sa may San Mateo Rizal. Ano masabi mo sir? O sino yung i-greet mo sir? Lalo na dito sa Bombo Radio Philippines sir. Binabati ko nga pala yung aking lola na si Carmelita Madrid at si Laura. So medyo naputol, no? So sir, hello? Anyan ka ba sir? Okay, medyo naputol karon, no? Ang linya ni Mr. Akibs Madrid, no? Live directamente dito napita sa Maya Noli, no? American na Samoa, mga Sukin Timinuan. So, muli ni, no? Sila may katapusan din nga mag-celebrate mga Sukin Timinuan. O, so, karon pisa 30 pa sa ila karon mga Sukin Timinuan, no? So, dito maglangan karon kaya itong katabok-tabukan karon ang linya ni Bumbo Binbar sa karon kaya wala yung face mask karon. Ang sapon sa itong kwerpos kapulisan. Bombo Binbar sa mga report, go ahead.